Marshall Peak, Kabanata 2553. Hihintayin kita sa daan papuntang sa Yellow Springs. Kung hindi dahil sa soul devouring insects na lumalamon ng maraming kapangyarihan ng Ghost King, at kung hindi dahil sa kanyang malakas na pisikal na katawan, ang suntok na ito ay kumitil sa kanyang buhay. Bagamat hindi nanganganib ang kanyang buhay, ang kanyang mga sugat ay labis na nakakabigla, lalo na sa paligid ng kanyang mga sugat, kung saan mayroong maitim na enerhiyang bumabalot sa kanila, na humahadlang sa paggaling ni Yang Kai at nadudurog ang kanyang laman at dugo. Ito ang yin energy ng Ghost King, na napakahirap paalisin. Siya. Hindi siya namatay. Nanlaki ang mga mata ni Yin Le Sheng habang napasigaw siya sa gulat. Hindi siya makapaniwala kung gaano kaitigas ang katawan ni Yang Kai, at ang kakaibang secret technique na ginamit niya. Malinaw niyang nakita ang isang ulo ng dragon at naramdaman niya ang isang purong dragon pressure na nagmumula rito. Talaga bang divine spirit iyon? Kung iisipin, nanginginig ang mga binti ni Yin Le Sheng ng walang dahilan. Ako. Hindi na ako makakatagal pa. Nagngangalit si Linir at Mamulong. Sa kanyang mahinang paglilinang, napakabihirang na para sa kanya na makagamit ng Emperor Artifact tulad ng Tai Cinnamon Bowl sa loob ng mahabang panahon. Hindi na siya makatagal pa, at sa pag-alog ng kanyang isip dahil sa Dragon Pressure ngayon lang, nauubos na ang kanyang Source Chi at hindi na siya makatagal pa. Nagulat si Yin Le Sheng at Hua Fei Chen nang marinig nila ito at hindi sila nang ahas na maging pabaya. Itinulak nila ang kanilang Emperor Chi at kinokontrol ang Ghost King na muling umatake. Hindi madaling gamitin ang kapangyarihan ng young lady na ito para pigilan si Yang Kai at gawin siyang target. Kung hindi pa rin nila siya kayang patayin, kamatayan lamang ang naghihintay sa kanila. Mamamatay kayong lahat, malamig na kumislap ang mga mata ni Yang Kai habang pilit siyang kumawala. Sa kaunting kaluskos, nabali ang mga sanga na nakatali sa kanyang mga kamay at paa. Isang mahinang iyak si Linir, na parabang nakaranas siya ng ilang backlash. Unti-unting binawi ang purong puting liwanag na screen. Bumalik ito sa isang kumikinang at translucent na jade ball at lumipad patungo sa kanya, na wala sa kanyang katawan. Nang walang pagsupil sa Emperor Artifact na ito, biglang naramdaman ni Yang Kai na gamaan ang presyon sa kanya, at ang kanyang buong katawan ay puno ng enerhiya. Hanggang ngayon ay napagtanto niya na ang puting liwanag na kurtina ay talagang isang Emperor Artifact. Ang Ghost King ay mabangis na sumugod, ngunit si Yang Kai ay kumilos na parang hindi niya ito nakita, ang kanyang ekspresyon ay seryoso. Si Emperor Chi ay lumundag na parang tubig habang mabilis siyang nakabuo ng serye ng mga hand seal. Flow ang time Great Emperor, Withering Glory, shot along like a dream. Sa sandaling ginamit ang divine technique na flow ang time Great Emperor ng Great Emperor, ang oras ay tila nagyelo sa sandaling ito. Ang selyo ay dumagundong patungo kina Yin Le Sheng at Hua Fei Chen, ngunit ang dalawa sa kanila ay ganap na hindi namamalayan habang sila ay nakatitig sa unahan ng nanlalaki ang mga mata. Parang saglit lang, pero parang milyon-milyong taon din. Sa oras na muling lumino ang kanilang mga mata, nasa harapan na nila ang selyo. Napuno ng takot ang mukha ni Yin Le Sheng habang mabilis na sumayaw ang kanyang mga kamay. Tuloy-tuloy ang paglabas ng dugo sa kanyang bibig habang sumisigaw. Marshall Uncle, hawakan mo. Walang nakakaalam kung anong uri ng lihim na pamamaraan ang ginamit niya, ngunit mabilis siyang umatras na parang loach. Kasabay nito, ang kanyang kakanyahan, enerhiya, at espiritu ay mabilis na hangina. Kahit nakaka-advance pa lang niya sa Emperor Realm, bumagsak din ang kanyang cultivation level. Ang lihim na pamamaraan na ito ay tila lubhang nakakapinsala sa gumagamit. Ikaw. Hindi mapakali si Hua Fei Chen. Ang iba ay hindi alam kung anong uri ng secret technique ang ginamit ni Yin Le Sheng. Gayunpaman, siya ay lubos na malinaw tungkol dito. Malinaw na pinutol ni Yin Le Sheng ang kanyang sariling paglilinang. Ginamit niya ang pagkakataong ito para putulin ang koneksyon niya sa Netherworld Purgatory Banner. Sa ganitong paraan, hindi siya magdaranas ng backlash ng 10,000 Ghosts Devouring Body, ngunit kasabay nito, isusuko niya ang lahat ng kanyang taon ng cultivation sa Netherworld Sect. Ang lahat ay kailangang magsimula sa simula, at mayroon pang ang panganib na masira ang kanyang pundasyon. Pinagkatiwalaan siya ng Marshall nephew niyang ito na pumunta rito kasama ang mahigit 20 disipulo upang tulungan siyang alisin ang kanyang mga kaaway, ngunit sa kritikal na sandaling ito ng buhay at kamatayan, tumakas talaga siya at itinulak ang sarili para sisihin. Ano ang maaaring mas nakapanlulumo kaysa dito? Si Hua Fei Chen ay halos umubo ng dugo sa galit habang sinusumpa niya ang Netherworld Sect para sa pagpapalaki ng isang walang utang na loob na kahabag-habag. Paanong hindi niya ito nakita noon? Totoo na ang distansya ay sumubok sa lakas ng isang kabayo, at ang oras ay nagsiwalat ng puso ng isang tao.
Kung may pagpipilian siya, mas gugustuhin niyang manatili sa sekta at magnilay. Paano siya natakbo sa maputik na tubig na ito, na inilalagay ang kanyang buhay sa linya? Bago niya matapos ang kanyang iniisip, ang Fluong Time Great Emperor's Shuttle ang Like a Shuttle Seal ay nakarating na sa kanya. Dahil din sa kanyang pagtutol kaya nakatakas si Yin Lesheng. Sa bilis na nakikita ng mata, tumanda ang balat ni Hua Feichen at mabilis na naubos ang kanyang sigla sa kanyang katawan. Parang libu-libong taon na ang lumipas. Bastos. Nilinggan ni Hua Feichen ang kanyang ulo upang tumingin sa direksyon na tinakasan ni Yin Lesheng at nagmura habang nagnangalit ang kanyang mga ngipin. Pagkatapos, tumagilid ang ulo niya at bumagsak sa lupa, hingal na hingal. Ang time principle ay bumagsak sa kanyang katawan, na naging dahilan upang hindi siya makalaban. Ang kamatayan ay sandali lamang. Nang wala sa kanyang kontrol, ang Ghost King ay biglang nataranta. Ang mga mata nito ay namumula na parang nagniningas na uling habang winawagayway nito ang malaking side sa kanyang kamay at umaatake ng walang patutunguhan. Ah! Mahigit sa isang dosenang hiyawan ang sabay-sabay ng ang mga disipulo ng Netherworld Sect na nasa pintuan pa lang ng kamatayan ay sunod-sunod na bumagsak sa lupa. Ang itim na enerhiya ay lumitaw mula sa kanilang mga katawan at sinunog ang mga ito na parang apoy. Malinaw na nakaranas sila ng backlash at walang pag-asa na mabuhay. Hindi sila pinansin ni Yang Kai, ni wala siyang pakialam sa Ghost King na nawala sa kontrol. Malamig lang siyang tumingin sa direksyon ni Linir at ngumuso. Haharapin kita mamaya. Sa sandaling sinalubong ni Linir ang kanyang malamig na tingin, hindi niya napigil ang manginig. Tila hindi talaga siya natakot, ngunit matigas pa rin niyang tinitigan si Yang Kai, hindi kumikibo. Kumurap-kurap ang pigire ni Yang Kai habang hinahabol niya si Yin Lesheng. Young lady, tumakbo ka. Puno ng malamig na pawis ang noo ni matandang Fu habang nagmamadaling nagpadala ng mensahe. Kung hindi sila tumakbo ngayon, baka wala na silang pagkakataong makatakas. Dalawang Netherworld Sect Masters mula sa Emperor Realm ang nagsanib puwersa, mahigit 20 disipulo ang tumulong sa kanila, at ipinatawag pa ang kanilang Ghost King, ngunit wala pa rin silang magawa kay Yang Kai at sa halip ay pinatay. Tinawag ng lalaking ito si Yang Kai, ang kanyang lakas ay sadyang napakalakas. Ang kanyang pagkawala sa Desolate City ay hindi makatarungan. Sa lakas na ipinakita niya, ang pagpatay sa kanya ay walang pagkakaiba sa pagdurog ng langgam. Anong tinatakbuhan mo? Galit na sigaw ni Linir. Nandito ang young lady, tingnan natin kung maglakas loob siyang atakihin ako. Sinabi niya ito dahil sa galit, higit sa lahat dahil walang nang ahas na pumatay sa kanya. Tsaka mahina ang mga paa niya at hindi talaga siya makatakbo. Nabalisa si Old Fu at sinabing, young lady, hindi mo ba nakikita na siya ay nasa isang killing frenzy? Kung hindi niya sinasadyang masugatan ang mahalagang katawan ng young lady, paano ito ipapaliwanag ng matandang guro na ito kay Master? Ngumuso si Linir. Bigyan mo siya ng 180 beses ng lakas ng loob. Tingnan natin kung susubukan niya. Hindi alam ng Old Fu kung ano ang sasabihin. Dahil sa panghihimasok ng Young Lady, si Yang Kai ay sinaktan ng Ghost King, at ang kanyang sugat ay dumudugo pa rin. Tiyak na hindi niya papakawalan ng madali ang Young Lady. Walang silbi ang marubdob na pangungumbinsi ni Matandang Fu, ngunit hindi siya naglakas loob na pilitin ang Young Lady, kaya siya ay talagang balisa. Sa kabilang banda, hindi nakatakas ng malayo si Yin Lesheng bago naabutan ni Yang Kai. Si Yang Kai ay bihasa sa Dao of Space, kaya ang pagsubaybay at pagtakas ang kanyang kakayahan. Higit pa rito, ang lakas ni Yin Lesheng ay bumagsak, at ang kanyang aura ay patuloy na humihina. Nasa bingit na siya ng Dao Source Realm, kaya paano niya malalampasan siya? Habang tumatakbo siya, lumingon siya sa likod at nakita niya si Yang Kai na parang multo na sumusunod sa likuran niya. Napakalamig ng mukha niya na halos posibleng matanggal ang isang layer ng hamog na nagyelo. Habang hinahabol, kinukot siya ni Yang Kai. Takbo, tingnan natin kung saan ka tatakbo. Alam ni Yin Lesheng na hindi siya makakatakas, kaya't pinatibay niya ang kanyang puso at biglang tumawag ng isang bagay sa kanyang kamay. Nangangagat ang kanyang mga ngipin, tumalikod siya at akmang ay activate ang kapangyarihan nito. Ngunit sa sandaling lumingon siya, siya ay nagulat siya dahil nakatayo na si Yang Kai sa kanyang harapan, malamig na nakatingin sa bagay na nasa kanyang kamay. Bago pa ma-activate ni Yin Lesheng ang kanyang kapangyarihan, inihagis na ni Yang Kai ang kanyang myriad sword. Shua! Ang isa sa mga braso ni Yin Lesheng ay lumipad palabas. Bumulwak ang dugo mula sa naputol na braso na parang bukal. Iniunat ni Yang Kai ang kanyang kamay at kinuha ang bagay na hawak ni Yin Lesheng sa kanyang kamay, sinulyapan ito, at malamig na mumuso. Emperor Authority Bid, alam kong ito ay ang sampain na bagay na ito. Dati, sa Shattered Star Sea, dumanas siya ng malaking kawalan sa kamay ng Young Sect Master ng Second Passion Sect na si Feng Shi,
kaya alam niya na ang pinakasikat na mga disipulo ng kanilang mga sekta ay may mga kayamanan na ipinagkaloob ng kanilang mga elder para protektahan sila. Ang Emperor Authority Bid ay ang pinakakaraniwang bagay. Bagamat hindi ito madaling i-condense at ito ay isang consumable pa rin, kung may isa sa kanila, maaari nilang gawing tagumpay ang pagkatalo sa isang kritikal na sandali. Halos ginamit ni Fengxi ang Emperor Authority Bid ng kanyang ama para patayin si Yang Kai. Minsang nakagat ng ahas. 10 taon ng pagkatakot sa mga lubod, paanong hindi magbabantay si Yang Kai laban kay Yin Lesheng? Kaya sa pagkakataong ito, hindi niya binigyan ng pagkakataon si Yin Lesheng na ipatawag ang Emperor Authority Bid at direktang putulin ang kanyang braso. Ah! Si Yin Lesheng, na naputol ang braso, ay tila ngayon lang napagtanto kung ano ang nangyari. Nakatitig sa kanyang naputol na braso na tulala, siya ay sumigaw ng malungkot, sumuray-suray pabalik, at bumagsak sa lupa, ang kanyang mukha ay namumula. Zing! Isang malamig na liwanag ang lumapit habang si Yang Kai, hawak ang Mirian Sword, ay tumingin kay Yin Lesheng nang may pagkukunwari, ang dulo ng espada ay nakatutok sa tulay ng ilong ni Yin Lesheng. Ang sword chi ay parang dila ng ulupong, lumulunok at dumura. Biglang natapos ang mga sigaw ni Yin Lesheng dahil hindi niya mapigil ang malunok, bakas sa mukha niya ang takot. Alam niyang natalo na siya ng husto. Kahit na iligtas siya ni Yang Kai sa pagkakataong ito, natakot si Yin Lesheng na hindi na siya muling makapagtanim, dahil para makatakas, gumamit siya ng ipinagbabawal na pamamaraan para putulin ang kanyang paglilinang, na sinira ang kanyang pundasyon. Sa sandaling ito, ang kanyang lakas ay bumagsak sa Saint King Realm, at ito ay bumabagsak pa rin. Sa pagsasalita ng nito, parang wala naman tayong malalim na awayan. Tumingin si Yang Kai kay Yin Lesheng, hinayaan ang dugo mula sa kanyang dibdib na tumulo sa lupa habang walang ekspresyon niyang sinabi. Nililigawan mo si kamatayan. Kung nanatili siya sa Netherworld Sect para pagsamasamahin ang kanyang cultivation at isantebi ang kanyang mga hinaing kay Yang Kai, maaaring mapalitan niya ang mantle ng kanyang master at mamuno sa Netherworld Sect sa hinaharap, ngunit dinala niya ang mga tao dito sa harangin at patayin si Yang Kai. Isang maling hakbang, isang maling hakbang. Ngumisi si Yin Lesheng. Sa landas ng Marshall daw, sino ang makakapagsabi ng malinaw kung ano ang tama at mali? Ngayon, natalo ako, ngunit sa hinaharap, maaaring hindi mo maabot ang tuktok, kaya ano ka ba ipinagmamalaki? Siguro, tumanggo si Yang Kai bilang pagsang-ayon. Ngunit maaari akong pumunta ng higit pa kaysa sa iyo at makakita ng higit pa. Napaawang ang bibig ni Yin Lesheng, tila walang imak. Ano ang iyong mga huling salita? Pakinggan natin sila, mahinahong tanong ni Yang Kai. Nagningit si Yin Lesheng. Hihintayin kita sa Yellow Spring Road. Matigas pa rin ang ulo. Malamig na bamantong hininga si Yang Kai, itinutok ang kanyang espada sa harap. Maniwala ka man o hindi, hindi kita papatayin at aayusin ang iyong kaluluwa. Sabay-sabay na itinikom ni Yin Lesheng ang kanyang bibig, hindi na nang ahas na kumilos ng mapangahas. Minsan, ang kamatayan ay hindi ang pinakakahilahilakbot na bagay, ang mas kakilakilabot ay ang mamuhay ng mas masahol pa kaysa sa kamatayan. Itinagilid ni Yang Kai ang kanyang ulo at tumingin sa kanya, ngumisi. Nagbibiro lang ako. Habang nagsasalita siya, bahagyang lumubog ang Myriad Sword at dahan-dahang tumusok pasulong. Nanlaki ang mga mata ni Yin Lesheng sa isang iglap nang malinaw niyang narinig ang Myriad Sword na tumusok sa kanyang katawan at sa kanyang puso. Ang mabagal at nakakatakot na pakiramdam na iyon ay agad na bumalat sa kanya. Marshall Peak, Kabanata 2554. Balak ka talaga niyang patayin. Ang aking Netherworld Sect ay hindi ka bibitawan ng ganoon kadali. Isang bulungan ang umalangaw-ngaw mula sa di kalayuan. Nilinggan ni Yang Kai ang kanyang ulo at nakita si Hua Feichen na nakahandusay sa lupa, dilat ang kanyang mga mata habang nakatitig sa kanya. Ang kanyang mga mata ay ganap na namumula, na parabang siya ay namatay para sa Diyos alam kung ilang araw. Pagkasabi nito ay tumagilid ang kanyang ulo at nalagutan ng hininga. Siya ay tinamaan ng flow ang Time Great Emperor's Seal of Shuttle, ngunit nagawa niyang kumapit hanggang ngayon. Natural na walang pakialam si Yang Kai sa banta ng kamatayan. Pag-abot, kinuha niya ang space ring mula sa kamay ni Yin Lesheng at inihagis ito sa kanyang manggas. Ito ang punong disipulo ng Netherworld Sect, kaya malamang na marami siyang magagandang bagay sa kanya. Paano mapalampas ni Yang Kai ang pagkakataong ito? Bago pa siya makatalikod at humarap sa katawan ni Hua Feichen, biglang nagbago ang ekspresyon ni Yang Kai. Nagmamadali niyang itinapon ang Emperor Authority Bid sa kanyang kamay. Bang! Sa isang malakas na pagsabog, ang Emperor Authority Bid ay sumabog at naging alikabok na kumalat sa hangin. Malungkot at hindi sigurado ang mukha ni Yang Kai. Nasira agad ang good mood niya. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabing, "Restricted spell.
Hindi niya alam kung anong uri ng paghihigpit ang inilagay sa Emperor Authority Bid, ngunit tiyak na nauugnay ito sa buhay at kamatayan ni Yin Lesheng. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang proteksyon na kayamanan na ibinigay kay Yin Lesheng ng Sect Master ng Netherworld Sect. Sa sandaling namatay si Yin Lesheng, matrigger ang paghihigpit na magiging sanhi ng pagkawala ng Emperor Authority Bid na ito. Sumakit ang puso ni Yang Kai, ngunit sa puntong ito, walang saysay na makaramdam ng pagkabalisa, kaya maaari lamang niyang kolektahin ang kanyang mga emosyon, maglakad papunta kay Hua Feichen, at kunin ang kanyang space ring. Sa kabilang panig, ang Ghost King na nawalan ng kontrol ay hindi na alalahanin. Ang hindi mabilang na Soul Devouring Insects ay ngangat-ngat sa katawan nito. Itinuring nila ito bilang isang masarap na pagkain. Malamang, hindi magtatagal bago ito tuluyang malalamon. Mahigit 20 bangkay ang nagkalat sa buong lupa, at ang amoy ng dugo ay masangsang. Si Yang Kai mismo ay nasugatan din. Hindi pa naghihilom ang sugat na dulot ng karit ng Ghost King. Ang mga gilid ng sugat ay napilipit sa madilim na enerhiya, na patuloy na kinakalawang ang kanyang laman. Ikinaway ni Yang Kai ang kanyang kamay. Kaagad, isang maliit na kayeg ng Soul Devouring Insects ang lumipad patungo sa kanya at dumapo sa kanyang sugat. Dahil ang mga insekto na lumalamon ng kaluluwa ay maaaring kainin ang Ghost King. Pagkatapos, tiyak na makakayanan nila ang malamig na aura ng Ghost King. Ipinatawag niya ang mga ito upang gamutin ang kanyang mga sugat. Gaya ng naisip niya, ang Soul Devouring Insects ay nagsimulang lumunin ang kanyang mga sugat sa sandaling mahulog sila sa mga iyon. Pagkaraan ng ilang sandali, ang napakaitim na enerhiya ay ganap na nilamon, at nang walang pagbuho at panghihimasok ng malamig na aura na ito, ang malakas na kakayahan sa pagpapanumbalik ng gininto ang dugo ni Yang Kai sa wakas ay gumanap ng isang papel. Nagsimulang kumulo ang kanyang laman at dugo, at marahil ay aabutin lamang ng ilang araw bago siya tuluyang gumaling. Hanggang ngayon, nilinggan ni Yang Kai ang kanyang ulo at tiningnan ang babaeng nakapula. Sa sandaling nagtagpo ang kanilang mga tingin, hindi napigilan ni Linir na malunok. Kahit ngayon lang siya nagsalita ng maganda, talagang takot na takot siya. Hindi pa siya nakakita ng sino mang ganid. Kaya niyang labanan ang isa laban sa marami at patayin ang lahat ng kanyang mga kaaway. Bukod dito, ang mga taong pinatay niya ay hindi ordinaryong tao. Dalawa iyon mula sa Emperor Realm of the Netherworld Sect, kasama ang isang grupo ng Dao Source Realm Masters na nag-ayos ng Heavenly Net Absolute Sealing Array. Kasabay ng malaking sugat sa dibdib ni Yang Kai, lalo siyang naging mabangis. Nang makitang nakatingin sa kanya si Yang Kai, magsisinungaling si Linir kung sasabihin niyang hindi siya nataranta. Nakaramdam siya ng kaunting panghihinayang ngayon. Kung alam niyang mangyayari ito, tumakas siya kasama si Old Fu sa halip na manatiling dito at kumilos ng matapang. Hindi niya akalain na sa kakayahan ni Yang Kai, kahit na gusto niyang tumakas, hindi siya makakalayo maliban kung siya at si Old Fu ay bumalik sa Ancient Lands Passageway. Sa tulong lamang ng kakaibang hamog na maalis nila si Yang Kai. Sha. Dahan daw ang naglakad si Yang Kai, nanlamig ang kanyang mga mata, na nagbibigay ng matinding pressure kay Lin. Ang Old Fu ay sabik na protektahan ang kanyang guro at nakaflash na sa harap ni Linir na may mapagbantay na tingin. Masyado kang masunurin. Lumapit si Yang Kai sa kanila, tumayo, at itinutok ang kanyang espada sa kanila, malamig na sinabi. Dahil napakatapat ninyo, ang Young Master na ito ay maaaring magbigay sa inyo ng mabilis na kamatayan. Sabihin mo sa akin, paano mo gustong mamatay? Naging balisa ang matandang Fu nang marinig niya ito. Seryoso ba siya? Ilang tao sa mundong ito ang maglalakas loob na ituro ng espada ang kanyang young lady at tanungin siya kung paano niya gustong mamatay. Sa pagtingin sa nakamamatay na tingin sa mukha ni Yang Kai, tila wala talaga siyang balak na palayain sila. Sa pag-iisip tungkol dito, siya ay iginapos ng Emperor Artifact ng kanyang young lady at halos mawalan ng buhay sa mga kamay ng mga disipulo ng Netherworld Sect. Ngunit paano mamatay ang kanyang young lady? Kung siya ay namatay, ang mundong ito ay mahuhulog sa kaguluhan. Mabilis na sinabi ni Old Fu. Young Master, mas mabuti pang pigilan ang puot kaysa panatilihin itong buhay. Sa pagkakataong ito, nagkamali kami. Mangyaring maawa at magpanggap na hindi nangyari ang bagay ngayon. Paano na? Hindi nangyari. Galit na tinitigan siya ni Yang Kai at malamig na umuso. Peke ba ang mga sugat sa katawan ng Young Master na ito? Paano ako magpapanggap na hindi ito nangyari? Ang mga sugat ay hindi pa naghihilom, at ang mga puting buto ay nakalantad pa rin. Paano siya magkukunwari na hindi ito nangyari? Nagdilim ang mukha ng Old Fu habang sinabi niya. Sinasabi ito ng matandang master na ito para sa iyong ikabubuti. Kung pipilitin mong gawin ang mga bagay-bagay sa maling paraan, tiyak na isang malaking sakuna ang sasapit sa iyo.
Galit na galit si Yang Kai kaya natawa siya. Alam ng Yang Master na ito na mayroon kang makapangyarihang background at suportado ng Master, pero ano? Sa sandaling mahulog ka sa mga kamay ng Yang Master na ito, ang iyong buhay at kamatayan ay nasa aking mga kamay. Dapat alam ng mga natalo ang kanilang lugar, ngunit nang ahas ka pa ring magyabang ng walang kahihiyan. Naniniwala ka bang hindi kita sasaksakin ng aking espada? Pagkasabi nito, inikat ni Yang Kai ang kanyang espada at direktang itinutok ito sa dibdib ni Old Fu. Umindayog ang kanyang palso, at ang matalim na dulo ng espada ay naputol sa damit ni Old Fu, na natakot sa kanya, kaya dali-dali siyang umatras. Ang momentum na kanina pa niya sinusubukang ay ipon ay biglang naglaho na parang nagyelo na talong. Talagang natatakot siyang saksakin siya ni Yang Kai sa sobrang galit. Kung papatayin ang Yang Lady, ang lalaking ito ay tiyak na magkakaproblema, ngunit kung mapatay siya, walang tatayo para sa kanya. Siya ay isang gwardiya na responsable sa pagprotekta sa kaligtasan ng Yang Lady, ngunit ngayon na hindi niya maprotektahan ang kanyang sariling buhay, paano niya mapoprotektahan ang Yang Lady? May nakilala siyang taong walang pakialam sa buhay niya. Napuno ng puot ang puso ni Old Fu. Kung alam niya na napakalakas ng taong ito, at kung alam niya na basura ang mga tao ng Netherworld Sect, gagawin niya, nagkusa na makipagtulungan sa Netherworld Sect at dinala ang Yang Lady na paulit-ulit na pukawin si Yang Kai. Ngunit muli, sino ang nakakaalam na ang isang First Order Emperor Realm Master ay magiging napakalakas? Tapos, anong gusto mo? Pinalambot ni Old Fu ang kanyang momentum at mahinang nagtanong. Sa ngayon, karne siya sa chopping block ng kung sino, kaya no choice siya kundi ibaba ang ulo. Isa sa isang tabi muna niya ang lahat ng kahihiyan at iisipin ito noong siya ay nabubuhay pa. Lumubog ang mukha ni Yang Kai habang sinabi niya. Isang mata sa mata, ngipin sa ngipin. Sinabi na ng Yang Master na ito na lahat ay maaaring gawin ng isang beses, dalawang beses, ngunit hindi tatlong beses. Ang iyong Yang Lady ay napakatigas ng ulo, at maaga o mamaya, magdudulot siya ng malaking sakuna. Bakit hindi linisin ng Yang Master na ito ang sek para sa Master sa likod mo ngayon para hindi na siya mag-alala tungkol dito? Nagulat si Old Fu. Pakiramdam niya ay naglalaro siya ng loot sa isang baka ngayon lang. Walang humpay ang hangarin na pumatay ng taong ito, at determinado siyang patayin ang Yang Lady. Ano ang dapat niyang gawin? Hindi na siya nang ahas na mag-alinlangan pa at nagmamadaling sinabi. Kilala mo ba kung sino kami? Sino ang Yang Lady ko? Siya ay mawala. Hindi na siya hinintay ni Yang Kai na matapos at sinipa siya. Dahil sa kawalan ng bantay, si Old Fu ay nakatitig lamang ng walang magawa habang ang paa ay dumampi sa kanyang mukha. Nagpakawala siya ng isang kahabag-habag na sigaw habang pinalipad siya. Halos maduraj ang kanyang ilong sa sipa, at bumagsak siya sa lupa, hindi makatayo ng mahabang panahon. Matapos alagaan si Old Fu sa isang sipa, pinandilatan ni Yang Kai ang babaeng nakasuot ng pula at sinabi sa malalim na boses. Ikaw na maliit na Diablo, ang Yang Master na ito ay napakabait na pinayagan kang pumunta sa Desolation City, ngunit hindi mo lang ginawang gumanti, nakipagsanib puwersa ka pa sa Netherworld Sec para ay bully ang Yang Master na ito. Ngayon, kukunin ko ang buhay mo at ituro sa iyo na may ilang tao sa mundong ito na hindi mo kayang saktan. Nagulat ang dalaga at namutla ang maganda nitong mukha habang sumisigaw ng maglakas loob ka ba? Ngunit bago niya matapos ang kanyang mga salita, nakita niyang itinaas ni Yang Kai ang kanyang espada at hinampas siya. Sa isang iglap, ang magandang mukha ng dalaga ay namutla ng bomb alot sa kanya ang aura ng kamatayan, dahilan para nanlamig ang buong katawan at nanginginig ang mga kamay at paa. Hindi pa siya nakaranas ng ganito. Simula bata pa lang ay lagi na siyang layaw at layaw. Sino ang nangahas na suweyan ang kanyang utos saan man siya magpunta? Hindi pa banggitin na may naglakas loob na pumatay sa kanya. Pero ngayon, may gustong kumitil sa buhay niya. Ito ay hindi lamang walang laman na mga salita, gagawin niya talaga. Siya ay nasa Third Order Dao Source Realm lamang, at ang paggamit ng Emperor Artifact ay ngayon lang naubos ang kanyang lakas. Ngayong hindi na siya makalakad ng maayos, paano niya maipagtatanggol ang sarili laban sa pag-ataking ito? Kamatayan. Kaya ganito ang pakiramdam. May nangahas talagang pumatay sa akin. Natigilan ang dalaga sa kinatatayuan, para siyang naparalisa. Ang Myriad Sword ay bumagsak, at si Yang Kai ay hindi nagpigil. Kapag pinaikot niya ang kanyang Emperor Chi, kahit na si Old Fu ay maaaring hatiin sa dalawa, lalo pa ang maselang babae. Ngunit nang tatama na ang Myriad Sword, biglang bumukas ang isang itim na pendant sa leeg ng dalaga, na naging isang madilim na harang na bumabalot sa kanya. Hong! Sa isang malakas na putok, ang Myriad Sword ay tumama sa hadlang ngunit hindi ito napinsala kahit kaunti. Sa halip, napaatras si Yang Kai ng ilang hakbang. Pinaikit ni Yang Kai ang kanyang mga mata,
Ngunit hindi na siya nagulat, na parang inaasahan na niya ito. Tinitigan niya ang madilim na harang at malamig na ngumuso. Matapos protektahan ng madilim na harang ang babae, agad itong naging isang sinag ng itim na liwanag, umikot sa paligid, at direktang binaril sa Old Fu, na nakahandusay sa lupa. Gweng! Huminto ang mundo nang biglang kumalat ang hindi maisip na pressure. Sa paghusga sa pinanggalingan, halatang nakahiga sa lupa si Old Fu. Huwalala! Sa loob ng 100 kilometro, nagkalat ang lahat ng mga ibon at hayop, na parabang nakaramdam sila ng ilang uri ng panganib at tumakas para sa kanilang buhay. Hindi napigilan ni Yang Kai ang paglunok habang palihim niyang itinaas ang kanyang bantay. Hindi siya maaaring mas pamilyar sa eksenang ito. Ito ay malinaw na ang Soul Descent of a Master. Noong araw na iyon sa Shattered Star Sea, naglaro si Feng Shi ng ganoong paraan, at sariwa pa rin ito sa kanyang alaala. Ang mga elite na ito mula sa mga nangungunang sekta ay tila lahat ay may sariling mga trumpeta. Ang Emperor Authority Bid ang pinakakaraniwan, ngunit ang Soul Descent Bid ay walang alinlangan na mas makapangyarihan. Ito ay ang pagbaba ng kaluluwa ng isang tunay na dalubhasa. Bagamat hindi nito maipakita ang buong lakas ng eksperto, hindi ito isang bagay na kayang harapin ng mga ordinaryong tao. Ang pagbaba ng kaluluwa ng isang guro ay hindi lamang nagdulot ng presyon sa mga tuntunin ng lakas, kundi pati na rin ang prestihiyo at reputasyon. Napakaraming mga nangungunang masters, kaya kapag nagkaroon ng Soul Descent, sino ang nangahas na maliitin sila? Maaaring gawin ni Feng Shi ang Soul Descent ng kanyang ama sa Shattered Star Sea, kaya natural na magagawa rin ng Young Lady Linear na ito. Matagal nang alam ni Yang Kai na mangyayari ito, kaya hindi niya inaasahan na papatayin niya ang babae, ngunit hindi niya mailabas ang galit sa kanyang puso. Marshall Peak, Kabanata 2555. Seren Soul Great Emperor. Ang hindi maipaliwanag na master na iyon ay may sariling mga dahilan sa pagpiling gamitin ang Soul Descent sa Old Fu. Una, si Linear ay isang babae, kaya medyo hindi komportable. Pangalawa, ang Old Fu ay mas malakas kaysa kay Lin, kaya ang Soul Descent ay nagpapahintulot sa kanya na ipakita ang higit pa sa kanyang mga kakayahan. Bukod dito, hindi mahalaga kahit na masira ang katawan ni Old Fu pagkatapos. Ang Soul Descent ng isang master ay isa ring malaking pasanin sa katawan ng isang mahinang tao. Sa ilalim ng tingin ni Yang Kai, si Old Fu, na nakahiga sa lupa, ay tumayo ng tuwid. Ang kanyang puting buhok ay lumilipad ng walang hangin, at ang kanyang mga mata ay kasing lalim ng dagat, na nagbibigay inspirasyon sa lahat ng nakatingin sa kanya. Sa isang kisap mata, ang ugali ni Old Fu ay nagbago ng husto. Nilaybot ng kanyang tingin ang lahat, na parabang mababa ang tingin niya sa mundo ng may paghamak. Nilaybot ng tingin ni Old Fu ang lahat, huminto saglit kay Yang Kai bago bumaling kay Linear. Ang kanyang ekspresyon ay walang pakialam, na hindi matukoy kung siya ay masaya o galit. Mukhang nag-react din si Linear sa sandaling ito. Inabot niya at hinawakan ang lugar kung saan nakalagay ang pendant sa kanyang leeg, pagkatapos ay sinulyapan si Old Fu. Matapos salubungin ang pamilyar na tingin nito, hindi niya napigil ang paliitin ang kanyang leeg nang mapagtanto niya kung ano ang nangyayari. Ama! Mahinang tawag ni Linear na parang lamok. Sa halip na matuwa siya sa Soul Descent ng kanyang ama, sa halip ay natakot siya. Emph! Malamig na bamantong hininga si Old Fu at walang pakialam na sinabi. Hindi mo ba dapat pinag-iisipan ang iyong mga pagkakamali sa likod ng mga saradong pinto? Bakit ka nandito? Natigilan si Lin sa tanong nito. Namilog ang mga mata niya, hindi man lang naglakas loob na tumingin sa ama. Bumilis ang tibok ng puso ni Yang Kai. Siguro lihim na lumabas ang Young Lady na ito. Hindi nakakagulat na takot siya kahit na pagkatapos ng Soul Descent ng kanyang ama. Bakit ang lahat ng maliliit na batang babae na ito ay gustong gawin ito? Madalas ding lumalabas si Mo Shaoqi sa Spirit Beast Island. Ganoon din ang babaeng nasa harapan ko. Lahat sila spoiled. Malamig na bamulong si Yang Kai sa kanyang puso. Anong problema ang naidulot mo sa pagkakataong ito? Tanong ni Old Fu. Hindi sumagot si Lin. Sa halip, tumingin siya sa paligid, na parabang naghahanap ng paraan para makatakas. Bakit hindi mo sinasagot ang tanong ko? Biglang sumigaw si Old Fu. Ang malambot na katawan ni Linear ay nanginginig habang siya ay reflexive na bamulong. Ang iyong anak na babae ay binubuli. Habang nagsasalita siya, ang mga luha ay isa-isang bumagsak sa kanyang mapuputing pisngi. Siya ay malungkot hanggat maaari. Hindi na siya kasing yabang at dominante gaya ng dati, na parabang ibang tao na siya. Natigilan si Yang Kai. Ang acting ng Young Lady na ito. Parang nakagawa na siya ng ganitong bagay. Tumulo ang luha sa pisngi niya na parang malaya. She cried in a heartbroken manner, parang may ginawa talaga sa kanya. Itinuro pa niya si Yang Kai at sinabing, siya iyon. Ang kanyang ama.
Biglang tumigil ang pag-iyak ni Linir. Nilinggan ni Old Man Fu ang kanyang ulo at walang pakialam na tumingin kay Yang Kai. Ang haring ito ay nakikipag-usap sa kanyang anak na babae. Kailan ka binigyan ng karapatan na hamarang? Hindi napigilan ni Yang Kai ang pagkulot ng kanyang mga labi. Napuno ng pagkasuklam ang kanyang puso. Nagtanong si Old Man Fu. Mukhang hindi ka nagulat na makita ang haring ito. Ngumuso si Yang Kai. Ano ang dapat ikagulat? Kung hindi dahil sa iyong proteksyon, sa init ng ulo at kakayahang manggulo ng iyong anak, hindi na siya mabubuhay ngayon. Alam ng Diyos kung saan siya namatay noon paman. Ang lalaking ito ay hindi magalang sa kanya, kaya hindi nag-abala si Yang Kai na bigyan siya ng magandang mukha. Gayunpaman, hindi siya nagkamali sa pagkakataong ito. Hindi naniniwala si Yang Kai na talagang mabubuli siya ng matandang ito. Ang ama ni Feng Shi, si Feng Zuan, ay kayang panindigan ang kanyang anak anuman ang kanyang mukha, ngunit ang matandang ito sa kanyang harapan ay hinding-hindi gagawin iyon. Kailangan niyang isaalang-alang ang kanyang sariling pagkakakilanlan. Dahil dito hindi natakot si Yang Kai. Tinitigan ni Linir si Yang Kai nang may pagtataka. Hindi niya akalain na magiging ganito kalaki ang tapang ng lalaking ito, maglakas loob na sabihin ang mga ganoong salita sa kanyang ama. Ito ay hindi isang bagay na maaaring gawin ng sinuman. Paano niya na-provoke ang ganoong tao? Nagsisi si Linir kaya naging berde ang kanyang bituka. Naningkit ang mga mata ni Matandang Fu habang nagtanong. Bata, inaakusahan mo ba ang haring ito na hindi siya dinidisiplina? Ngumuso si Yang Kai at hindi siya pinansin. Bakit ganyan kasimpleng tanong at sasampalin ang sariling mukha? Nang makita ang kanyang walang pakialam na tingin, nagulat si Old Man Fu at nagtanong. Hindi ka ba natatakot sa haring ito? Sinulyapan siya ni Yang Kai at sinabing. Bakit ako matatakot sa iyo? Kung bago siya pumunta sa Shattered Star Sea, maaaring natakot si Yang Kai, ngunit hindi na siya ignorante na tao ngayon. Nakita pa niya ang mga Great Emperor ng secular na mundo at ang Heaven Devouring Great Emperor, kaya marami siyang karanasan. Kilala mo ba kung sino itong hari? Tanong ulit ni Old Man Fu. Nanatiling walang pakialam si Yang Kai saglit bago itinakip ang kanyang mga kamao at sinabing. Binabati ni Junior Yang Kai ang Seren Soul Master. Ang pagpupugay na ito ay hindi dahil sa takot, kundi bilang paggalang sa guro. Talagang nabigla si Old Man Fu sa pagkakataong ito. Nakita na talaga ni Yang Kai ang kanyang pagkakakilanlan, kaya kitang-kita na alam niya kung sino siya. Gaya ng sinabi ni Yang Kai, ang Soul Descender ay isa sa 10 dakilang emperador ng Star Boundary, ang Seren Soul Great Emperor. Siya rin ang overlord ng Eastern Territory at ang nagtatag ng Seren Soul Palace. Ang soul contracts na umikot sa buong Star Boundary ay nilikha din ng taong ito. Alam lamang ito ni Yang Kai dahil sa ugali ng Netherworld Sect at ng iba pa kay Linir. Ang Netherworld Sect ay isang nangungunang sect sa Eastern Territory, kaya kung ang pagkakakilanlan ni Lin, or ay hindi mas marangal kaysa sa kanila, paano sila magiging magalang sa kanya? Sino pa ang maaaring maging mas marangal kaysa sa mga tao ng Netherworld Sect? Hindi nakakagulat na alam niya ang tungkol dito pagkatapos ng lahat ng mga koneksyon na mayroon siya. Paano mo nalaman? Tumaas ang kilay ni Old Man Fu. Makahulugang ngumisi si Yang Kai at sinabing, nararamdaman ko lang. Naningkit ang mga mata ni Old Fu, ngunit hindi niya pinag-isipan ang isyong ito at nag-isip sandali bago sinabing. Dahil alam mo na ang background ni Lin, bakit ka nang ahas na patayin siya? Pwede bang? Gusto mong akitin ang haring ito? Ang pag-iisip ng matandang ito ay hindi pangkaraniwan. Matapos malantad, hindi na ito itinago ni Yang Kai at kinuyam ang kanyang mga kamao. Matalim ang mga mata ni Master. Ang junior na ito ay may ganoong intensyon. Siyempre, kung hindi siya magpapakita, talagang papatayin siya ni Yang Kai para patahimikin siya. Paulit-ulit siyang pinukaw ni Linir at muntik na siyang mamatay sa kamay ng Netherworld Sect. Hindi maaaring magpanggap ni Yang Kai na hindi nangyari ang bagay na ito. Curious na nagtanong si Old Man Fu. Bakit mo sinubukang akitin ang haring ito? Bumantong hininga si Yang Kai at sinabing may mapait na mukha. Guro, ang junior na ito ay walang pagpipilian kundi gawin ito. Pinilit ako ng iyong anak. Ano ang kinalaman nito sa akin? Hindi natarante si Linir sa sandaling ito. Nandito ang kaluluwa ng kanyang ama, kaya tiyak na hindi nanganganib ang kanyang buhay. Ang inaalala niya ay kung gaano siya katagal makukulong matapos siyang mahuli. Sumulyap si Yang Kai sa kanya at pumikit. Kung hindi dahil sa background mo, sa tingin mo ba mabubuhay ka pa para magsalita? Ngumuso si Linir at tumalikod, tamad na makipagtalo sa kanya. Gayunpaman, nang maalala niya ang eksena ng iwaksi ni Yang Kai ang kanyang espada ng walang kaunting pag-aalinlangan, hindi niya maiwasang makaramdam ng matagal na takot. Sa puso niya, alam niyang tama siya. Kung hindi dahil sa proteksyon ng kanyang ama ay talagang namatay na siya.
Sumimangot si Yang Kai at ikinuyom ang kanyang mga kamao. Seren Soul Master, paulit-ulit akong pinahihirapan ng iyong anak na babae. Itong junior na ito ay ayaw makipagtalo sa kanya. Siya ay isang maliit na babae kung tutusin, kaya ito ay naiintindihan ng brat na ito na siya ay medyo makulit. Pero paulit-ulit siyang binitawan ng brat na ito. Hindi lang niya na-appreciate, nakipagsabuatan pa siya sa mga tao ng Netherworld Sect para tambangan at patayin ako. Ito ay tunay na hindi matitiis. Ang brat na ito ay nagalit at pinatay ang higit sa 20 tao ng Netherworld Sect dito. Itinaas ni Old Man Fu ang kanyang mga mata at tumingin sa ibabaw. Kanina pa niya napansin ang mga bangkay sa lupa, ngunit hindi niya inaasahan na sila ay mula sa Netherworld Sect. Ganyan ba talaga kalakas ang brat na ito? Siya ay isa lamang First Order Emperor Realm Master, kaya paano niya papatayin ang napakaraming tao? Nagpatuloy si Yang Kai. Ang pagkamatay ng mga tao mula sa Netherworld Sect ay hindi pinagsisisihan, ngunit ang iyong anak na babae ay hindi nang ahas na kumilos ng padalos-dalos. Ikaw. Nagsisinungaling ka. Galit na itinuro ni Linil si Yang Kai at sumigaw. Malinaw na gusto mo akong patayin ngayon lang. Ngumisi si Yang Kai. Kung hindi ko inilagay ang buhay mo sa panganib, paano ko maaakit ang guro? Pinanlihitan ng mata ni Old Man Fu si Yang Kai at nagtanong. Ano ang gusto mong gawin pagkatapos maakit ang haring ito? Natigilan sandali si Yang Kai at sinabing. Guro, hindi ako nangangahas na patayin ang iyong anak, ngunit kailangan kong ilabas ang aking galit, tama ba? Natural, ikaw lang ang mahahanap ko para mangatwiran. Sinong nagsabing mas mahina ang kamao ko kaysa sa iyo? Mahinang tumikim si Old Man Fu. Anong ibig mong sabihin? Sa tingin mo ba karapat dapat akong mabuli? Galit na galit si Yang Kai at sinabing, Guro, muntik na akong mawala ng buhay dahil sa anak mo. Tingnan mo itong sugat, napakasakit. Napatingin si Old Man Fu sa sugat na hanggang paa sa dibdib ni Yang Kai at medyo naantig. Makakausap pa rin ako ng brat na ito nang hindi natatakpan pagkatapos ng matinding pinsala. Ang weirdo, hindi ba siya natatakot na ibagsak ko siya sa isang meat patty? Naiintindihan ng haring ito, kung gayon paano ka makikipagtalo sa haring ito. Mahina hong tumingin si Old Man Fu kay Yang Kai at sinabing, narito na ang haring ito. Sabihin mo ang kahit anong gusto mo. Hindi ka magkakaroon ng pagkakataon kung huli ka na. Nagdilim ang mukha ni Yang Kai at sinabing, Guro, huwag mong sabihing iniisip mo akong patayin para patahimikin ako. Kung ang salita mo na gumagawa ng isang bagay bilang isang guro ay lumabas, ano ang mangyayari sa iyong reputasyon? Sabi ni Old Man Fu, kahit ano pa ang motibo mo, ito ay isang katotohanan na gusto mong patayin ang anak ng haring ito. Ano ang mahalaga kung patayin ka ng haring ito? Galit na galit si Yang Kai at sinabing, Guro, sinusubukan mo ba akong i-bully gamit ang iyong kapangyarihan? Napakawalan diyan ng matandang ito. Naisip ko na bilang isa sa 10 Great Emperor, kahit papaano ay pakialam niya ang kanyang reputasyon. Sinong mag-aakala na siya ay magiging napakawalan diyan? Sa kabilang banda, masaya si Linir at sumigaw. Ama, huwag kang magsalita ng walang kapararekan sa kanya. Bilisan mo at patayin mo siya. Ngumisi si Old Fu at tumingin kay Yang Kai. Natatakot ka ba? Nagnganga ang mga ngipin ni Yang Kai at sinabing. Ano ang dapat katakutin? Ang Young Master na ito ay nakipaglaban sa tabi ng mga Great Emperors. Hindi tulad ng hindi ko nakita ang mga kakayahan ng Great Emperors. Ang Young Master na ito ay isa ring taong nakakita ng mundo. Ano ang dapat katakutin? Sa sandaling sabihin niya ito, naging kakaiba ang ekspresyon ng matandang Fu at nagtanong siya. Nakipag-away kayo sa tabi ni Old Man Hongchen. Oo, ngumuso si Yang Kai at sinabing. Kung dumating ang tunay na katawan ni Master, ang junior na ito ay natural na tatakas, ngunit si Master ay isang maliit na bahagi lamang ng iyong kaluluwa ngayon. Gaano karaming lakas ang maaari mong ipakita? Patawarin ang junior na ito sa pagiging mapurol, ngunit itong junior ay maaaring hilahin ang iyong anak na babae kasama ako bago ako mamatay. Hindi ko alam kung may pakialam ba si Master sa buhay ng anak mo. Marshall Peak, Kabanata 2556. Ang Seren Soul Finger ng haring ito. Ang mabangis na hitsura ni Yang Kai ay nagpakita na talagang sinadya niyang gawin ito, hindi lamang para sa palabas. Kasuklam-suklam, namuti ang mukha ni Linil sa galit. Gusto talaga akong patayin ng bastos na ta. Mas mabuting huwag kang mahulog sa mga kamay ng young lady na ito, o pahihirapan kita. Guro, kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari mong subukan. Niyugyug ni Yang Kai ang kanyang myriad sword at nagpalagay ng posture ng kapwa pagkawasak. Walang pakialam ang ekspresyon ng matandang Fu habang bumubulong. Nakikipag-away sa tabi ng mga great emperor ng secular world. Bata, medyo nagyayayam ka. Hindi ka ba natatakot na malantad? Sinabi ni Yang Kai. Guro,
Nagsasabi lang ako ng mga katotohanan at pangangatwiran, hindi ako nagyayabang. Ganun ba? Makahulugang ngumiti si Old Fu, huminto sandali bago sinabing. Teka lang. Teka ano? Si Yang Kai ay tumingin sa kanya ng may pagtataka, bahagyang nakasimangot. Hindi niya alam kung ano ang gustong gawin ng taong ito sa kanyang harapan, ngunit alam niyang hindi siya bagay sa taong ito, kaya hindi siya naglakas loob na gawing basta-basta. Ang taong ito sa harap niya ay hindi isang taong maihahambing ni Yang Kai. Bagamat isa lamang siyang soul descender, walang gaanong tiwala si Yang Kai sa pagiging isang kaaway, ngunit pagdating sa pagtakas, mayroon pa rin siyang kumpiyansa. Kung hindi dahil dito, paano pa siya makakatayo dito at makapagsalita ng buong kumpiyansa nang walang pagbabago sa ekspresyon? Nagdilim ang mga mata ni Old Fu habang siya ay nakatayong hindi gumagalaw. Naghinala si Yang Kai, ngunit hindi siya naglakas loob na gumawa ng anumang galaw baka inisin niya ang kabilang partido. Matataas na bundok ay natatakpan ng puting niyebe. Sa loob ng mga bundok na nababalutan ng niyebe, patuloy ang pagtaas-baba ng mga gusali. Paminsan-minsan, lumilipad sa himpapawid ang mga cultivator. Ang mga pavilion sa ibaba ay abala rin sa mga taong dumarating at umaalis, na lumikha ng isang napakasiglang tanawin. Ang magkapatid na lalaki mula sa parehong sekta ay nagkukumpere ng mga tala sa isa't isa, tulad ng magagandang bulaklak na naglalaro ng chess sa isang pavilion. Dumaan ang mga grupo ng mga alilang babae. Dumating sila at nagmadali. Ang hindi mabilang na mga plum blossom ay namumulaklak, na naglalabas ng masarap na halimuyak. Maraming tinaamo na bihirang mga hayop ang tumakbo sa kagubatan, na lumiligid ng mga sinag ng liwanag. Ito ay tulad ng isang paraiso sa lupa, at ang world energy ay napakayaman. Ito ang Overlord Sect ng Eastern Territory, ang Seren Soul Palace. Ang mga hindi pa nakapunta sa Seren Soul Palace ay hindi kailanman maglalakas loob na isipin ang ganoong eksena sa loob ng sekta. Sa marinig pa lang ang pangalan ng sekta, akalain na ng lugar na ito ay puno ng makamulto na aura. Ang pagkakaiba sa pagitan ng imahinasyon at katotohanan ay napakalaki. Sa tuktok ng pinakamataas na bundok, sa ilalim ng takip ng puting niyebe, mayroong isang palasyo na sumasakop sa isang malawak na lugar. Ang palasyo ay malamig at walang saya, na parabang walang nakatira doon sa mahabang panahon. Sa loob ng radius na 100 milya sa paligid ng bundok, wala ni isang tao ang makikita. Maging ang mga ibon at hayop na naglupana sa ilang ay hindi nang ahas na lumapit sa lugar na ito. Ito ang ipinagbabawal na lugar ng Seren Soul Palace, ang lugar kung saan ang Great Emperors of Seren Soul ay nilinang sa hiwalay. Ang Seren Soul ay isa sa 10 dakilang emperador at nakatayo sa tuktok ng Star Boundary. Normal para sa kanya na mag-isa sa loob ng ilang dekada o kahit na siglo. Nang hindi ipinatawag, walang nang ahas na istorbohin siya. Maging ang kanyang mga anak ay kailangang humingi ng pahintulot bago sila makatapak sa lugar na ito. Gayunpaman, kahit na ang Yang Palace Master ng Seren Soul Palace, si Hayeji, ay hindi nakita ang kanyang ama sa buong 3 taon. Ang alam lang niya ay tila naiintindihan ng kanyang ama ang isang uri ng secret technique at hindi siya maistorbo. Sa sandaling ito, sa palasyo, sa ilalim ng kumikislap na mga ilaw, 2 figure ang nakaupo na magkaharap sa isa't isa. Ang isa sa kanila ay may itim na buhok na walang balbas, nakasuot ng itim na balabal, at walang malasakit na ekspresyon. Gayunpaman, mayroon siyang likas na dignidad ng isang nakatataas, na nagdulot ng takot sa iba. Ito ang Palace Master ng Seren Soul Palace, isa sa mga Great Emperors, ang Seren Soul Palace Master, isa sa 10 Great Emperors. Matandang lalaki ang nakaupo sa tapat niya. Mukhang hindi nakaupo ng maayos ang matandang lalaki na ito. Bumagsak ang katawan niya at bakas sa mukha niya ang pagkabagot. Ang kanyang mga mata ay umiikot, patuloy na tumitingin sa kaliwa't kanan, na parabang gusto niyang makita kung may anumang bagay na mahalaga sa mapahamak na lugar na ito. Handa siyang samantalahin ang Great Emperors of Seren Soul para nakawin ito kapag hindi sila nagpapansinan. Ang ekspresyong iyon kasama ng kanyang mga aksyon sa sandaling ito ay hindi mailalarawan bilang palihim. Kung nakita ni Hayeji ang eksenang ito, siguradong magugulat siya. Ito ay dahil tanging ang kanyang ama at ang ilan sa kanyang pinakamalapit na mga katiwala ang pinayagang makatapak sa palasyong ito. Wala pang tagalabas na nakapasok sa lugar na ito. Gayunpaman, sa sandaling ito, may isang matandang lalaki na hindi kilalang pinanggalingan na nakaupo nang magkaharap sa kanyang ama. Gayunpaman, ang kanyang ama ay hindi talaga nagbabantay. Kung nakita ni Yang Kai ang eksenang ito, tiyak na magugulat siya. Ang matandang lalaking ito ay walang iba kundi si Duan Hongchen, na matagal nang hindi nahiwalay sa kanya sa ilang ng Purple Mountain. Hindi niya alam kung bakit pumunta rito si Duan Hongchen, at direktang natagpuan ang mga Great Emperors ng Seren Soul. Sa katahimikan,
Tanging kaluskos lang ng mga ilaw ang maririnig. Biglang dahan daw ang binuksan ng mga Great Emperor ng Seren Soul ang kanyang mga mata. Nagulat si Duan Hongchen. Inayos niya ang kanyang likod at nag-aalalang nagtanong. Tapos na ba? Hindi pa. Ang mga Great Emperador ng Seren Soul ay dahan daw ang umiling. Nagulat si Duan Hongchen at nagtatakang nagtanong. Kung hindi pa tapos, bakit mo idinilat ang iyong mga mata? Bilasan mo at tapusin mo, may itatanong pa sa iyo ang matandang ito. Siya ay may napakawalang galang na hitsura sa kanyang mukha, na parabang pamilyar siya sa mga Great Emperor ng Seren Soul. Ngumiti ang mga Great Emperor ng Seren Soul at nagsabi. Hindi apurahan ang iyong usapin. May itatanong ako sa iyo. Nagtanong si Duan Hongchen. Tanungin mo ako, ano ang kailangan mong itanong sa akin? Ang mga Great Emperor ng Seren Soul ay ngumiti at nagsabi. Isang taong hindi alam ang kalawakan ng langit at lupa ay nagsabi na siya ay nakipaglaban sa tabi mo. Totoo ba ito? Nagsimula pa lang magyabang si Yang Kai, at dumating na siya para harapin si Duan Hongchen. Sino ang nakakaalam kung ano ang iisipin ni Yang Kai kung malalaman niya? Si Duan Hongchen ay ngumisi at sinabing, naniniwala ka sa sinasabi ng iba. Anong kalokohan? Kailan pa nakipag-away ang matandang ito sa tabi ng iba? Siguradong ginagamit niya ang balat ng tigre ng matandang ito bilang bandila para takutin ka. Paalisin mo na siya, mas mahalaga ang usapin ng matandang ito. Tumanggaw si Seren Soul at sinabing, palagay ko rin. Naramdaman din niyang nagyayabang si Yang Kai. Sino si Duan Hongchen? Kahit na pinutol niya ang sarili niya, paglilinang at ang kanyang lakas ay lubhang nabawasan, hindi na kailangan para sa kanya na makipagsanib puwersa sa iba upang labanan ang isang kaaway. Gayunpaman, si Duan Hongchen ay nagkataong nasa kanyang Seren Soul palas sa sandaling ito, kaya hindi mahirap magtanong. Sandali lang. Biglang sumigaw muli si Duan Hongchen na may kakaibang ekspresyon sa kanyang mukha. Sino ang nagsabi sa lalaking ito, ano ang hitsura niya? Bigla niyang naalala na may isang lalaking ang nakipag-away sa tabi niya, at hindi nagtagal. Hindi sumagot si Seren Soul at nagwagayway lang ng kamay sa harap niya. Bilis na lumipad ang espasyo sa pagitan nila, at isang malinaw na imahe ang agad na nakatatak sa mga mata ni Duan Hongchen. Ito ang eksena ni Yang Kai na may hawak ng myriad sword at nakatayo sa harap ng pasukan ng Ancient Lands Passageway, na napapalibutan ng mga bangkay. Sinulyapan ito ni Duan Hongchen, at biglang kumaibot ang gilid ng kanyang bibig. Paano itong batang ito? Natigilan ang Great Emperor ng Seren Soul. Kilala mo siya. Biglang naging mabangis ang mukha ni Duan Hongchen, at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Makikilala siya ng hari na ito kahit na maging abo siya. Seren Soul, dali-dali siyang patayin at tulungan mo itong sit na ilabas ang galit ko. Tatandaan ng haring ito ang pabor na ito. Ang Great Emperors of Seren Soul ay bamantong hininga. Great Emperor ng Heaven Devouring Great Emperor, kung patuloy kang magiging long-winded, ang haring ito ay hindi magiging magalang sa iyo. Ang Seren Soul Finger ng haring ito ay hindi dapat ipagwalang bahala. Masasabi niya sa isang sulyap na ang nagsalita ay hindi si Duan Hongchen, kundi ang Great Emperors ng Heaven Devouring Great Emperor, Wukong, na may kasamang kaluluwa kay Duan Hongchen. Kakaibang tumawa si Duan Hongchen. Seren Soul, ang lakas ng loob mong makipag-usap sa haring ito na may ganitong uri ng tono. Hindi kita nakitang may ganitong uri ng tapang sa nakaraan. Ngumiti ang mga Great Emperor ng Seren Soul. Ang Seren Soul Finger ng sit na ito ay hindi dapat ipagwalang bahala. Hindi niya binanggit kung ano ang nangyari sa nakaraan, kaya kitang-kita na siya ay dumanas din ng malaking kawalan sa kamay ng mga Great Emperor ng Heaven Devouring Great Emperor. Nagdilim ang mukha ni Duan Hongchen. Hindi mo ba mababago ang iyong mga linya? Ano ang punto ng pagbabante sa haring ito? Hindi nagbago ang ekspresyon ng Great Emperors of Seren Soul, at ngumiti pa rin siya. Ang Seren Soul Finger ng haring ito. Gago ka! Kahit na ang Great Emperor ng Heaven Devouring Great Emperor ay hindi napigil ang sumumpa sa sandaling ito. Sa sandaling ito, si Duan Hongchen ay biglang nanginig, at ang mabangis na ekspresyon sa kanyang mukha ay nawala sa isang iglap, napalitan ng galit. Walang sino man ang magiging maganda ang kalooban kung ang kanilang katawan ay biglang kontrolado ng iba, kaluluwa. Gayunpaman, siya o ang Heaven Devouring Great Emperor ay walang magawa sa isa't isa. Nakita ng Seren Soul ang Great Emperor ng Heaven Devouring Great Emperor ay napigilan, kaya nagtanong siya. Kilala mo ba talaga ang batang ito? Oh, napatikip si Duan Hongchen sa kanyang mga labi. Ang batang sinabi ko sa iyo noon, ito siya. Tumaas ang kilay ni Seren Soul. Siya ang nakipagsanib puwersa sa iyo para salakayin ang Heaven Devouring Great Emperor. At sinira niya ang plano ng Heaven Devouring Great Emperor. Walang magawang sinabi ni Duan Hongchen. Tama.
Ngunit medyo komplikado ang sitwasyon, kaya hindi ko maipaliwanag ito sa maikling panahon. Ganun pa man, nakita mo na ang resulta. Bahagyang tumago ang Great Emperors of Seren Soul. Kaya hindi talaga siya nagmamayabang. Ano ang gusto mong gawin sa kanya? Napatingin si Duan Hongchen kay Yang Kai sa hologram, sa kanyang harapan na may kaunting pag-aalala. Alam niya na ang mga Great Emperor ng matahimik na kaluluwa ay bumabasa kung saan, at tila ang kanyang magulo na anak na babae ay nakatagpo ng isang uri ng panganib. Ang pagbaba ng mga kaluluwa ng mga Great Emperor ay hindi biro, kaya sila ay nagkaroon upang makakuha ng isang bagay mula dito. Tulad ng ilang treasured swords, kapag wala na sila sa kanilang mga kaluban, kailangan nilang uminom ng dugo. Ang pagbaba ng mga kaluluwa ng Great Emperors ay magiging kaiyahiya kung sila ay tatakbo pabalik ng hindi napatay ang ilang tao. Kung ibang tao iyon, hindi ito magiging malaking bagay, ngunit si Yang Kai. Talagang ayaw ni Duan Hongchen na mamatay siya sa kamay ni Seren Soul. Sa anumang kaso, marami siyang natulungan sa Shattered Star Sea. Sumulyap si Seren Soul sa kanya at sinabing, "Gusto mo paalisin ko siya." Pareho silang mga matandang halimaw na nag-cultivate ng nakakaalam kung ilang taon na, kaya alam ni Seren Soul kung ano ang iniisip ni Duan Hongchen. Nagkataon lang na may isa pang pabor sa kanya ang matandang ito. Lihim na nagkalkula si Seren Soul sa kanyang puso. "Hindi ko siya kamag-anak, kaya kung mabuhay man siya o mamatay ay walang kinalaman sa akin. Maaari mong gawin ang anumang gusto mo. Bakit ako tatanungin?" Pinunasan ni Duan Hongchen ang kanyang manggas, na parang walang kinalaman sa kanya ang bagay na ito. Mahuhulaan ni Seren Soul ang iniisip niya, kaya paanong hindi niya mahulaan ang plano ni Seren Soul? May utang na siyang pabor sa kanya, kaya't kung may utang pa ito sa kanya, natakot siya na kailangan niyang magtrabaho na parang baka para kay Seren Soul habang buhay. Hindi siya gagawa ng ganoong masamang pakikitungo. "Sige, papatayin siya ng haring ito." Tumango si Seren Soul. Bagaman medyo malikot ang anak ko, hindi siya isang taong pwedeng ay bully ng kahit na sino. "Hehehehe," napangiti si Duan Hongchen at sinabing, "Kung gusto mong mailibing ang iyong anak na babae kasama niya, magagawa mo ito." Bumaba ang mukha ni Seren Soul. "Duan Hongchen, masyado mong minamaliit ang haring ito. Bagamat ang haring ito ay isang soul wisp lamang, hindi ito mangangailangan ng maraming pagsisikap para mapatalsik ang isang First Order Emperor Realm Master." Umiling si Duan Hongchen at sinabing, "Ang isang ordinaryong First Order Emperor Realm Master ay natural na hindi mo kalaban, ngunit ang batang ito. Sok sok, hindi siya ordinaryo. Kung gusto mo siyang pabagsakin, natatakot akong aabutin ito ng kaunting pagsisikap."